XXOGlowFam, Vince here and welcome back to my YouTube channel. In today's video, GlowFam, magre-review tayo ng product na hindi ko inaasahang available pala sa market. Itong product na to, galing sa isang sikat na drugstore brand. Itong brand na to, sobrang tagal ko na tong ginagamit. Like, simula pa nung nagsimula akong mag-makeup, ginagamit ko na tong brand na to. Pero hindi ko ina-expect na makita tong product na to sa isa sa mga stalls nila. Sino ba yung brand na yung GlowFam? That brand is EB Advance. And ano nga ba yung mystery product na to na hindi mo basta-basta makikita sa isang EB Advance stall? That product is the EB Advance First Step Mattifying Primer. Yes, hindi po kayo nagkakamali sa pagrinig nyo. Mattifying Primer. May primer yung EB Advance. Ako lang ba yung nagulat? Hindi ko alam na may primer sila. Wala namang na-release sa social media. So, ano nga ba to? If you guys are interested, you know the drill. Just grab a drink, sit back and relax. And without further ado, let's glow. Now, let's get started, GlowFam. Wala pa akong nakalagay sa face ko ngayon, aside sa lip tint na to, yung Glam Skin Manila High Definition Lip and Cheek Tint in the shade Sassy. So now, ito na nga, i-review natin ngayon yung EB Advance First Step Mattifying Primer. Now, GlowFam, this is how the packaging looks like. It's in a white, glossy box na merong marble design. So, sobrang simple lang niya. Dito sa harap, GlowFam, makikita nyo yung pangalan ng EB Advance, nakalagay First Step Mattifying Primer. This contains 25 ml worth of products. If you flip it on the side, makikita nyo yung list ng ingredients, manufacturing date, batch number, stock number. Andito yung details ng Everblena. It says here, this is cruelty-free, it's good for 24 months from the open date, it's paraben-free, and it's vegan. Alam nyo, GlowFam, sobrang nagsistep up na yung EB Advance kasi lahat na ata ng bagong products na nire-release nila is vegan. So, ito, vegan din siya. So, that means na bagong release lang to ng EB Advance. Pero, parang wala naman silang pinopost sa social media. At the back, very simple, makikita nyo lang yung brand name ng EB Advance with its marble design. Very chic. On the side, makikita nyo yung description niya. So, basahin natin siya. It says here, a flawless base starts with prep using the EB Advance First Step Mattifying Primer. This clear primer blurs the appearance of pores and helps makeup glide on and stay on. So, nakalagay how to use, we already know that. So, ngayon, buksan na natin siya. And GlowFam, this retails for 249 pesos. Pero, saan ko nga ba siya nabili? Actually, tiningnan ko yung Instagram account ng EB Advance. Wala akong nakitang post nila na ganito. Chinek ko sa Shopee, wala akong nakitang product na ganito. Chinek ko sa Watson's, wala akong nakitang product na ganito. Now, merong isang GlowFam na nagsabi na meron na daw primer yung EB Advance. That is Mel Kevin. Mel, if you're watching this, thank you for giving me a tip. Sabi mo, bilhin ko to and i-review ko to. Ito na siya. Actually, GlowFam, sabi ni Mel sa akin, nakita daw ng friend niya sa isang Mercury drug itong EB Advance primer na to. So, nung sinabi niya sa akin yon, agad-agad, nagbisa ko, lumabas ako dun sa Mercury. Meron kasi kaming Mercury dito sa labas namin, sa Las Piñas. Pumunta ako dun, tingnan ko yung stall ng EB Advance doon and wala akong nakita. So sabi ko, what the heck? Akala ko meron sa Mercury Drug. Bakit wala akong nakitang ganito? Lumipas yung ilang araw, napadaan ako sa isa pang Mercury Drug, medyo malapit sa amin pero mag-jeep ka pa. Mas malaki siyang Mercury Drug compared to what we have dito sa may labasan namin. And luckily, nakakita ako ng First Step Mattifying Primer ng EB Advance. So bumili na agad ako ng dalawa. Siyempre yung isa para sa akin, yung isa pang giveaway ko. So yun nga, GlowFam, product availability niya, hindi ko siya nakita sa Lazada. Wala siya sa Instagram, wala siya sa Watson's. Hindi ko pa siya nakita sa unang Mercury Drug na pinuntahan ko. Kung saan mayroon lang malaking Mercury Drug, dun ko lang siya nabili. If you guys know kung saan nakakabili pa nito, sound off down below. Abangan ko yung comment section natin. So now, GlowFam, buksan na natin yung product. Tingnan natin kung ano yung itsura ng packaging niya. So ito, ayan, there you go. This is how the packaging looks like.
So sobrang simple lang niya, para siyang nasa tube sa harap. Makikita niyo EB Advanced First Step Mattifying Primer. At the bottom makikita niyo yung net weight niya. At the back nakalista pa rin yung ingredients, yung product description, yung stock number, some details about Ever Belena, and again nakalagay yung other details ng product na to. So yung mismong tube niya is glossy, tapos yung cap niya is a matte white cap. What do I think about the packaging? I think it's very simple. It's very straight to the point. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tube siya. So, okay naman. It's very simple lang. Now, buksan na natin yung cap. So, once you open the cap, meron siyang pointed tip. Tapos, what you need to do, of course, is squeeze nyo lang yung product tapos lalabas siya dun. Okay, lumabas yung product. Bahagyang nilabasan yung primer natin. And so far, yung nakikita ko, damihan pa natin yung ilalabas niya. So, as you can see, extremely clear yung consistency ng product. Para siyang paste. And right off the bat, definitely silicone-based yung product na to. Now, you know, GloFam, na merong pros and cons yung silicone-based primer, and we're gonna talk about that in a minute. You see, GloFam, I've used a lot of different primers, pero a few of my favorites are the L'Oreal True Match Blur Cream, I think phased out na to. And the other one is the Quick Effects No Shine Mattifier. Lagi ko itong ginagamit sa mga videos ko kasi very affordable siya. If we're gonna compare the three, this one contains 25 grams worth of products, this one contains 30 grams worth of products, and this one contains 25 grams worth of products. So definitely mas marami to, pero kung maglalaban sila sa formula nila, so far kasi ito yung pinaka-favorite ko kasi phased out na nga siya. Kasi pag sinabi niyang blurred, blurred talaga yung face mo. As in, sobrang kinis talaga. Grabe. Pero ito, sobrang mahal nito. Nasa 400 plus to. Ito, I think nasa 200 plus din siya. Kasi yung tube niya. Ito, 249. So halos medyo pareho lang yung presyo nito. Pero mas marami to ng 5 grams. Ngayon, GloFam, i-apply na natin yung product sa face natin. Kita nyo nga, nandito siya sa glass palette ko ngayon. Wala pa ako nakalagay sa face. And sabi ko nga kanina, silicone-based yung primer na to. Tingnan natin kung meron siyang amoy. Actually, wala siyang amoy. As in, wala. Okay, so now kukunin na natin siya, GloFam. So pag nilagay nyo siya sa face, yung initial impression ko is medyo greasy yung dating. Yung para kang naglalagay ng Vaseline jelly sa face. Ganun yung pakiramdam. So ano nga ba yung pros and cons ng silicone-based primer, GloFam? Magsimula muna tayo sa pros. Ang primer kasi, GloFam, hindi naman sobrang dami yung mga claims nila. So, isang malaking pro ng silicone-based primer is nakakapag-blur siya ng prominent pores. So, napakaganda. If ikaw yung tao na konting init lang, biglang nagmumura na agad yung pores mo, I highly recommend na gumamit ka ng silicone-based primer. Yung mga blurring primer dyan, yun yung gamitin mo. Sobrang ganda niya. May isa pa akong gustong itry na primer yung sa Elana. Kaso lang, medyo maharli ka siya and alam nyo naman natipid-tipid tayo ngayon kasi nga meron tayong pinagdadaanan sa bansa natin ngayon and hindi natin afford gumastos ng bonggang-bongga. Okay, bago ko sabihin yung cons, tingnan muna natin siya pagkalagay ko sa face. Alam nyo kasi, GloFam, yung pores ko talaga is sobrang laki as in nakikita ko talaga siya. Pero initial impression, tinitingnan ko yung mukha ko ngayon sa mirror. Marami kasing beauty lights dito so baka hindi nyo masyado makita pero sa personal, tinitingnan ko, nakikita ko na meron pa rin pores pero it's not that prominent. Blurring effect, check. Yes, nandun siya. Na-minimize ba niya yung pores ko? Yes, na-minimize niya yung pores ko. Pero wala na ba akong nakikitang pores sa mukha ko? Meron pa rin. Ano yung feeling niya sa mukha? Alam mo yung pakiramdam na sobrang lambot, sobrang smooth ng face ko? Parang ganun yung pakiramdam. Sticky ba siya? It's not sticky. Hindi rin siya greasy. Well, initial application, greasy siya sa pakiramdam. Pero ngayon, wala siyang ganung feeling. Again, tulad nga ng sabi ko kanina, wala siyang amoy. So, walang nakakabother na scent. Ngayon, GloFam, titingnan natin kung paano siya magre-react sa natural na way kung paano ako mag-makeup. Tingnan natin kung makikisama tong primer na to or trash ba siya. Tingnan natin. So, for my foundation today, I'm using the Maybelline New York Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation in the shade 310 or Sun Beige. Sana maging maganda yung lapat ng foundation. Sana makisama siya dun sa primer natin. So, now let's bounce. I'm using the Glam Skin Manila Sponge. So far, so good. Nakikita ko na medyo extra makinis ako today. Hindi ko alam kung sa skin ko lang ba yun o sa primer na to. Pero in fairness sa foundation, sobrang ganda ng lapat niya ngayon. I think, GloFam, ibigay na natin yun dun sa primer. Sige, plus points niya na yun. Gumanda yung lapat ng foundation. Okay, done. Now, mag-concealer na tayo. I'm using the L'Oreal
L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer in the shade Beige. So ilalagay lang natin siya as usual sa chin, sa nose, sa forehead, and sa under eyes. Pero hindi naman ako mag-Instagram under eyes or yung Instagram way ng pagko-concealer kasi wala naman tayong lakad, nandito lang tayo sa bahay. Gusto natin pa sweet lang, so ganyan lang. Now using the same sponge, let's bounce. So far, so good. I think ang ganda ng dating ng base ko ngayon. Dahil sa primer ba to? Posible dahil ba good skin day lang? Posible rin. Pero again, ibigay natin to dun sa primer. Kasi first time natin siyang ginamit. Tingnan natin kung ka-favorite-favorite ba tong primer na to. So yun nga, Glow Fam, dahil naka-enhanced community quarantine tayo, siguraduhin natin na hindi tayo labas ng labas ng bahay. Actually, wag kayong lumabas ng bahay, please. Yung akin lang, panatilihin natin malinis yung kapaligiran natin, magsanit tayo, mag-disinfect tayo, maglinis kayo ng kwarto kung wala na kayong magawa sa bahay, mag-TikTok kayo, mag-vlog kayo, mag-exercise kayo, magbasa kayo ng libro, perfect time to para mag-unwind tayong lahat. So far, so good, Glow Fam, napakaganda ng lapat ng foundation and concealer sa mukha ko. Now we will set the face. I'm using the Vice Cosmetics Dual Finish Foundation in the shade Morena. I'm just using a fluffy brush from BTLA. Isiset lang natin yung entire face. Mamaya, magbe-bake tayo. Now that the face is all set, Glow Fam, it's time to bake. I'm using the Glam Skin Manila Just Blend Mineral Ease Powder in the shade Natural Beige. So again, ang ibibake lang natin is yung under eyes natin, side ng nose, ayan, chin, to, and itong forehead. Now it's time for the brows. We are using the Glam Skin Manila Precise Shadow Pomade in the shade Dark Brown. But first, gagamit muna tayo ng spoolie. Tatanggalin lang natin yung mga excess na nandito sa ating brows. Siyempre, nalagyan kasi siya ng mga powder. Bago tayo magkilay, tatanggalin na natin yung bake dito sa noo. And now we are ready for the brows. Hindi ako magpapalong-palong brows ngayon. Kukuha lang ako ng konti using the spoolie. Ilalagay ko sa gitna ng brows. And ikakalat ko lang siya. Ito, Glow Fam, yung mabilisang way ng paglalagay ng kilay. Gagamit ka lang ng spoolie, tapos ikakalat mo lang siya. Once you're done, kuha ka lang ng foundation, konting-konti lang, lilinisin lang natin siya ng very light, para kahit paano, maganda pa rin yung datingan ng kilay natin. There you have it, one brow is all done! And now, both brows are all done. So ngayon, Glow Fam, tatanggalin na natin tong bake. To contour the face, I'm using the Glam Skin Manila Just Blend Mineral Ease Powder in the shade Tan. So kukuha lang tayo ng konting-konti contour and bronze na to. So gusto lang natin lagyan ng konting-konting dimension yung face natin without looking super sharp. Kasi kung gusto mo ng medyo day makeup lang, dapat hindi naman sobrang palong-palo yung contour mo. So naglagay lang tayo sa cheekbones, sa temples, and sa forehead. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung jawline kasi hindi naman tayo kapayatan. And drag it down. Mag nose contour na rin tayo, Glow Fam, I'm using the same powder. So sisimulan lang natin dito sa may inner brow, dragging it down. Just do the same thing dun sa kabila and then close. I'm checking the base, Glow Fam. So far, so good. Maganda pa rin naman yung itsura ng base natin for now. For my blush, I'm using the Squad Cosmetics Squad Contour and Blush Low-Key Palette. So far, Glow Fam, medyo obsessed ako sa Drunk Blush. Dahil sa isang friend ko na si Sai Isla, follow nyo siya sa YouTube, Sai Isla. Search nyo lang, lalabas yung channel niya. So ilalagay lang natin to, hindi lang sa blush area, kundi all over. Bakit ba tayo nagda-drunk blush? Kasi hindi na nga tayo masyadong naaarawan. So kunyari naaarawan tayo kahit sa blush man lang. Wala na nga nagpapakilig sa'yo, hindi ka pa magbablush. Hello, galaw te! Pero tandaan mo, kung aura ka, mag-ingat ka kasi may COVID ngayon. Huwag kang labas ng labas. Chat-chat lang muna kayo. Video call. And bago pa lang lahat, meron pa pala akong isa pang favorite na EB Advance na gamit. Ito yung EB Advance Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Ito yung gagamitin natin pang highlight ngayon. Dalawa yung favorite ko, ito tsaka yung sa Teviant, yung Glow to Glass Astral Palette. Sobrang gandang ganda ako dun. So now, let's glow. Ayan, oh, diba? Konti pa lang, ayan na agad. Hala ka, nagmumura yung highlight. Ayan siya, hindi siya nagbibiro. Kabila, sa cupid's bow, sa chin. Lagay natin yung tip ng nose. Para kunyari, sobrang tangos natin. Lagay natin yung bridge. Grabe yung glow nito. Sobrang gustong-gusto ko talaga tong highlighter na to. Grabe. And now, Glow Fam, for my lips, I'm using the EB Advance Absolute Matte Lipstick in the shade Galore. So, ilalagay lang natin dito. Oh, ayan o. Kitang-kita nyo ang ganda ng kulay, diba?
And now, Glow Fam, bago pa tayo magkalimutan, gagawin ko na yung aking pilik mata kasi kitang-kita niya naman na nalunod na siya sa powder. So, tatanggalin lang muna natin using a spoolie yung mga powder-powder dyan. Tapos, kahit nasa bahay ka lang, siguraduhin mong maganda ka. Mag-curl ka ng lashes sa bahay. Diba ang ganda mo? Kahit nagdidilig ka lang ng halaman, kahit naglalampaso ka ng floor, siguraduhin mong maganda ka pa din. Papaligo ka ng aso, nagluluto ka ng ulam, maganda ka pa din. So, ngayon, gagamitin natin tong EB Advance All Clear Mascara. Ito yung ilalagay natin sa pilikmata natin para palong-palo at laban na laban tayo. So, ayan, lalagay lang natin siya dito. Actually, sa totoong buhay, hindi naman talaga ako nagmamascara sa labas. Yung parang black na mascara. Ito lang yung nilalagay ko. Sobrang ganda niya, sobrang natural, and hindi nakaka-intimidate yung dating nung pilikmata mo. So, kung estudyante ka tapos bawal ka magmascara, I think perfect para sa ito. So now, Glow Fam, to set the face, I'm using the Luxe Organics Beauty Mist by Ann Klutz. Sobrang bango. This is the look all done, Glow Fam, and now for my final thoughts. Packaging looks nice. I think hindi naman tayo masyado dapat nag-look into the packaging kasi tinatapon lang naman din to. But, syempre yung packaging, it represents the brand, kung paano nila represent yung product nila. And it looks nice, it looks cute, it looks sophisticated. Okay siya sa akin. Next one, component of the product, tube siya. Hindi siya mahirap gamitin. Madaling lumalabas yung product. Squeeze mo lang siyang ganun, lalabas na yung product ganun. Again, it contains 25 ml worth of products. I think standard naman to sa mga primer. Its price point, 245 pesos. It's not bad, it's not super affordable para sa lahat. Aminin naman natin, sa realidad ng buhay, lagi ako nagbabasa sa Glow Fam community ko, and syempre, maraming mga tao na yes, may pambili ng makeup, may pambili ng full set, pero meron din certain group or certain community na hindi naman ganun nagsisplurge ng money for makeup. So 245 pesos, I think nasa middle na siya ng tama. Kasi if you're gonna compare this price point to other primers like yung L'Oreal or yung Elana, napakamahal nun. So, ito, very affordable na to. I think, budget-friendly na to. Hindi nyo naman kailangan ng marami ilagay para magmukha kayong pack na pack. Konti lang, okay na. So, I think, medyo matagal-tagal nyo rin to magagamit kung sakto lang kayo gumamit. Pero ako kasi, sobrang dami ko maglagay. So, feeling ko, mga ilang buwan to sa akin. Effect niya sa skin ko, I'm looking at my skin right now. I look flawless. Though, nakikita ko pa rin naman yung pores ko kasi sobrang prominent talaga ng pores ko. Lalo na dito, sa area na to. Hindi naman lahat na cover up niya, pero it minimized the pores. Masasabi ko ba na super powerful yung product? Hindi. Pero ginawa ba niya yung trabaho niya? Yes. Na-minimize niya ba yung pores? Yes. Nawala ba yung pores ko? Hindi na ba nakikita? No. So, nasa sa inyo kung gusto niyo bumili ng primer na to. Okay siya, maganda siya sa pakiramdam, maganda yung itsura niya sa balat. So far, so good. Again, ako kasi I highly support products na cruelty-free, paraben-free, vegan, all-natural, yung mga ganong klaseng products. Gustong-gusto ko talaga yon. So, plus points yun para sa Ever Belena sa akin or sa EB Advance. So, plus points yun para sa EB Advance para sa akin. So, ayun lang, Glow Fam. That's it for today's video. Let me know your thoughts. Nagustuhan nyo ba yung primer na to? Okay ba yung itsura niya sa face ko? Sound off down below. Aabangan ko talaga yung mga comments nyo, Glow Fam. Again, abangan nyo really soon. Meron tayong pag-giveaway ng EB Advance First Step Mattifying Primer na meron pa kasamang iba't ibang products from EB Advance. So, abangan nyo yan sa mga future vlogs ko. I love you guys so much, XXOO Glow Fam, and I'll see you on the next one.